So, today's video guys ay gagawa tayo ng battery pack. 24 volt, lithium iron phosphate yung gagamitin nating battery. At kapag lithium iron phosphate or lithium ion ay kailangan niya ng BMS. At maraming salamat sa Dali BMS kasi sila ang nagpadala ng BMS para gamitin natin dito. Yan o, may kasama na rin siyang active equalizer. So itong BMS na to guys ay pang 8S. Tapos yung kanyang balancer ay pang 8S din. Okay, so ito yung kanyang smart active balancer. Tapos smart BMS kasi siya, meron siyang Bluetooth at Wi-Fi connectivity. Yung wire sa output. Ito yung BMS. Yun oh. Dali. Okay, meron siyang mga sensor dito para sa kanyang temperature. Tapos, tornilyo para sa kanyang output at input. Tapos yung kanyang mga manual. So para sa mga interested guys, ilalagay ko sa description box at sa top comment section yung link ng kanilang website at yung product na to. May mga connection dito, manual para mai-connect. Pwede siyang i-connect sa app. Download nyo lang guys sa App Store or Play Store yung Dali BMS, Smart BMS. Pang 4S. Okay. So yun guys yung laman ng ano, box. Yung kanyang balancer, active balancer, tapos yung BMS. Mabigat siya guys. Itong mga battery na to guys ay na-balance ko na siya tapos na-charge. So i-check natin kung may bumagsak. three point six, pare-pare siya. 3.67. Pero okay lang yan. 3.68, 3.65, medyo may konting difference sa iba. Pero okay pa yan kasi 3.6 pa rin siya. Okay, so ngayon ay titingnan natin yung polarity. Positive, negative. Okay. Ganon. Positive, negative. I-upgrade ko kasi yung hybrid ko guys kasi mahina yung 1,500. Gagawin kong 3 kVA. Tapos yun. Tapos okay, so ganyan siya guys. Check natin yung polarity. Positive, negative, at negative. So, i-coconnect na natin siya in 24 volt.
Ito yung magiging output natin ng positive. Ganyan. Tapos dito. Higpit ah. Ito. Higpit talaga. Okay. Tapos. Ganyan. Observe natin yung mga polarity para hindi tayo magkamali. Meron naman siyang kulay oh. So itong battery na to guys ay prismatic. Pwede naman yung cylindrical. Pero para sa akin mas easy gamitin yung ganito, prismatic. Yan oh. Maglalagay tayo ng mga lugs. Sabay na natin yung kanyang active equalizer. Yung para sa BMS at equalizer. Mas gusto ko kasi na separate. Separate yung lugs ng BMS at balancer niya. So yan, tapos na. Etong wire na mas manipis para sa kanyang BMS. Pero itong mas makapal ay para sa active balancer. Eto. Sa 5 ampere siya guys. 8S. 8S din to. So kung maglalagay tayo ng wiring guys, mas maganda. Tanggalin muna natin dito. Para safe siya. Sakaling may problema, hindi uusok yung wiring niya. So, mas maganda, separate muna. Tapos, ilocate na natin siya sa pinakamalapit. Kagaya nito, sa negative. Dito, nasa malapit dito. Yung positive kasi, hindi naman pupunta dito eh. Ito yung charge. Charge, tapos sa battery. Ito yung output, ito sa battery. Ganun din dito. Mas maganda, tanggalin muna natin sa kanyang connection bago natin siya i-wiring. Okay, so ganun. Dito natin siya ilalagay para mas malapit. Boom. Maganda sana kung dito. Kaya lang kasi malayo. Hindi aabot yung pinakalas dito. Yung positive, malayo. Dito pwede pinakamalapit. Next ay ilagay natin yung BMS. Double check nyo po kung kailangan yung kanyang wiring. Mas maganda. Okay. Dito sa negative. Nakalagay na muna dito temporary, tapos ilagay natin yung wiring ng kanyang BMS at balancer. Yung wiring po ng balancer ay mas makapal kasi 5 ampere siya. Dito sensor lang naman, mas manipis. Unahin natin yung balancer. I-check nyo muna bago nyo ilagay kung sakasakali. Ayun o, umilaw na siya. Pag nagbabalance siya, nagbiblink siya, tapos pag tapos na nyo i-balance, mamatay. On monitoring siya ngayon. Tapos yung BMS natin. Okay. Yung polarity nasa negative at positive doon sa last. Papunta dito sa positive. Kuha natin. Yun oh, nilaw na siya oh. Tapos ilagay natin yung kanyang Bluetooth device. Dito lang guys, pwede dito UART1 or UART2. Dito na lang, mas malapit. Yun. Tapos pindutin natin dito. Pindutin din natin yung ating Bluetooth. I-open natin siya. Tapos, download natin yung Smart BMS. DALI Smart BMS. Local monitoring. Then, hintay lang natin mag-connect.
Yun, 100% yung status. Yung bawat cell, 3.6, 3.6, 3.6. Okay naman siya. Tapos, active balance. Yun, pwede natin siyang iset. Pwede natin iset sa parameter. Tapos, cell characteristic ay pwede natin itaas from 50 ampere to, subukan natin, 100 ampere, set natin. Ang password niya ay 123456. Yun. Okay, nakaset na siya. Tapos, automatic LFP na detect niya. Sa charging current niya, masyado mataas. Subukan natin ng 50 ampere lang. 50 ampere, set. Tapos sa discharge current protect, ilagay natin na mababa, 90 eh. Ilagay natin sa 100. Kasi ngayong setting natin ay 100. Malamang kailangan natin na mataas na ampere, kaya itaas natin. Parameter setting. So, pwede natin patayin yung kanyang charging switch. Determine. Check natin kung wala ng output. Charging switch pala. Tapos, sa discharge switch, subukan natin. Okay, tingnan natin kung wala na siyang output. Ayan, 27 volt na siya. Kanina, 29. 29 dito sa battery. Ayun, namatay na siya kasi 27. So, subukan natin na i-enable siya. Yun. Subukan natin. Discharge switch. Ayun. Buhay na ulit. 28, 29. Ayun. Buhay na siya ulit. Tapos sa charging switch, i-enable natin ulit. Charging switch. Yan. Hindi kasi natin ma-charge yan kung sakaling patay yung kanyang charging switch. MOSFET pala. Ayun o, 29. Okay. Makakapag-discharge ka kaya lang, hindi ka makakapag-charge kung patay yon. So, pwede nating, kumbaga nasa loob tayo ng bahay, nasa labas yung unit, pwede nating patayin yung battery kung tinatamad tayo lumabas. Okay, ang ganda, BMS. So, tapos na guys yung DIY battery pack. Ayun. Yung BMS, tapos yung kanyang balancer. Bluetooth connectivity. Ayos, pwede na. So, para sa mga interested na bumili ng ganitong klaseng BMS ni Dali, 60 ampere, 24 volt, tapos yung kanyang active balancer, nakalagay po sa description box yung kanyang link tapos sa top comment section. Okay, so ready na tayo sa ating hybrid na bibilhin. Papalit kasi ako guys, mahina yung 1,500. Nakakatamad kasi yung lumabas, nakakapuyat.